Good morning sa inyong lahat! What's up sa inyong mga buddy? Kamusta kayong lahat dyan? And for today's video guys, ang pag-uusapan natin o yung mga presyo ng mga ibon ngayong 2022. Pero ito guys, dito sa video na to, meron tayong special guest. No, ito siya. Ayan. What's up mga buddy? Ayan. Ito tayo ngayon sa kay Mac Kelly Ang and Davis Birds. Ay! Magpag-Jody! Ore! Ayan guys, si Odi. Nagulat si Odi guys. Sorry. Ayan, mga SC natin nagsisiliparan din. Ayun oh, yung isa nasa puno. Ayan guys, nagulat si Odi sa intro natin. Take 2. Dito po ngayon kay Mac Kelly Ang. So ayan guys, syempre bago magsimula, ano itong mga presyo na sasabihin namin is mga hand feed. Okay, mga hand feed to, presyong hand feed. Tentative lang ito and then pwede pa siyang magbago. Ayan, halos every 4 months, 6 months guys. Yan, minsan nagbabago talaga agad yung mga presyo ng ibon. And standard tayo guys, standard yung presyo natin. Ibig sabihin, may mga range tayo ng presyo and then pwede pang ano, pwede pang mas tumaas or mas bumaba depende sa area nyo at pagkukuhaan ninyo. Tapos yung kakausapin nyo din, no, depende na rin yan kung, di ba, kung siya yung owner mismo ng farm or middleman, di ba? Or ahente. So depende talaga kung sino yung mga kausap nyo. So simulan na natin ang ating mga bird prices. Ayan, starting with sa mga alps natin. So meron tayong dalawang klase ng alps, yung alps 1 and alps 2. Linawin lang natin, ibig sabihin lang ng alps ay African lovebirds. And yung pag sinabing Alps 1, ito po yung mga Agapornis rosicollis or tiyatawag na mga rosy or rosemas parrots or rosemas lovebirds. Ayan, so ang presyo po nila ay nasa 350 to 700 ang presyo nila. Depende sa kanilang kulay. So ulitin natin, 350 to 700 pesos. And paano naman pag Alps 2, Mac Kelly? Pag Alps 2, nagre-range din siya ng mga 350, di ba? 350 to ano na yan, marami kasing klase. Pero average yan, yung pinakamura, usually nasa, makachamba kayo 250, pero usually dito kasi sa, dito sa amin, is nasa 350. Ayan, tapos yung maximum naman niya pag hand feed guys, is 15. Ayan, bakit nga ba, di ba, maraming magtatanong, may mga mahal na African lovers minsan, worth 500,000 ang isa. Oo. Ganun. Pero bakit hindi siya kasama sa pinag-uusapan natin today? Because wala naman pong magbebenta na breeder na high mute, di ba? Hindi nila ibebenta yung mga mamahalin nilang mga paros para lang i-hand feed at itain. Mostly for breeding purposes po yun. Tsaka ito guys, itong kasama natin si Bro Jamil. Okay, matagal na tong breeder dito sa amin. So talagang itong mga sasabihin niya namin, eh talagang sure ball po talaga. Ayan guys, so nakikita nyo, Davis Aviarian, no? Subscribe din kayo sa channel niya. Then, yung badge natin, meron tayong local at meron tayong English, no? So, yung local natin dito is nagre-range siya ng, ano ba? Ayan, kasi pag hand feed, half the price nung presyo. So, pag yung ano, yung local badge, worth kasi 350 lang yon. Yung matured or 250. So pag hand feed siya worth 150 pesos. Tsaka yung English naman is minimum ata ano eh. Magkano ba? Nagtanong ako nakaraan nasa 3K. English badge guys, yung malakihan talaga. Tama, na badge. Pang show type. Pang show type talaga ngayon, yung napagtanungan ko. Hand feed siya, so ibig sabihin almost half the price din yung presyo. Tapos next naman guys, yung alaga ni Bro Jamil, yung parrotlet. Talagang bihira po talaga siya makita, pero sasama na lang natin sa video na to. Natin. So itong price na to, itong parrotlet, no, galing din mismo sa breeder, no, na yung green, kulay green mutation is nasa 2K, yung blue naman is 3 to 4K. At hindi ako makapagbenta ng parrotlet na hand feed kasi sobrang mahirap siyang i-breed. So kahit nasabi natin 2K ang presyo niya, pwede pa siyang tumaas dahil nga din sa rarity niya and at the same time, mahirap talagang paramihin. So yun guys, sana makakuha din tayo ng parrotlet soon. No? Talagang maganda yung bihira. Hindi, malay nyo guys, makabreed ako, bigyan ko si Mac Kelly ng kanyang hunting na parrotlet. Ayan, hindi, bibili na lang po tayo, nahiya tayo. Libre na. Libre na. Libre na. So next naman guys, yung napaka-indiman po talaga, no? Alam niyo na to sa channel ko yung kakatil, no? Magkano ba mga kakatil natin, no? All-time favorite. Well, kakatil guys ngayon, yung ano, normal mute is simula ano eh 1K. 1K pa rin siya. Minsan nagiging 1-2, no? Nakaraan nagtaas yung demand niya, yung naging 1-2 minimum eh. And then next natin ay yung Green Cheek Cunior. So ito yung isa sa mga starting birds kapag gusto nating mag-medium, okay, yung medium size parrots. And ang presyo po niya guys ay yung standard is 4,000 to 6,000 pesos. Ayan, you heard it right.
So sa Pampanga, ang pagkakalam ko 4,000 ang presyo nila sa normal mm-hmm. na green chikungunya, pero dito sa Pangasinan, nagre-range ang normal sa 6,000. So magkaibang location, magkaibang price. So sa Cinnamon, no, ito yung picture niyan, no, iba-iba po, ang daming mutations ng GCC. Sa Cinnamon naman po, nasa 5K to 7K. Oo, tama 'yan. Ayun diyan na si ano, si Zuko. Hello. Naman, meron tayong mga yung GCC torque. Okay, so ang presyo noon, yung tulad ng alaga ni Makeli dati is 13,000 to 15,000 ang hand feed. Ayan, hand feed po yun guys ha. Next naman yung Cinnamon Turk. Ayan, to talaga, sobrang ganda talaga to sa personal. No? Yung Cinnamon Turk guys, no? Yung nakaranan na pagtanungan ko, 16K above. Meron tayong tinatawag na Rose Fronted Cunyur. Ang presyo nun guys ay 8K. Pero nagre-range siya pa rin, tumataas pa rin yan hanggang 12K yung Rose Fronted Cunyur. Kasi isa din siya sa mga rare na parrots na makikita natin. And mahanap lang siya mostly sa mga kilalang mga breeders and mga farms. So yun guys, next naman, no, sobrang daming GCC imitation. Skip na tayo, dun na tayo sa San Cunyur. Ito talaga, all-time favorite na naman to. Ang mga San Cunyur natin dyan, San Cunyur lovers. So yun guys, yung San Cunyur, yun po yung dumapo sa ulo po ni Bro Jamil kanina. Oo, yung San Cunyur ngayon, no, ay presyong 8K to 50, ay hindi. Guys, madami po kasing klaseng San Cunyur, meron din kasi yung wild type. So sa San Cunyur natin na normal na mutation lang, no, normal na normal ay 8K to 10K. Tama. Next naman guys, yung San Cunyur na red factor. Guys, kilala nyo ba si ano? Sino ba yung alaga ko ulit? Si Pyro. Si Pyro guys, si Pyro. Meron tayong San Cunyur na red factor. Okay, yung presyo po nun, no, red factor to na San Cunyur, ay nabili ko siya ng 35,000. Okay, 35,000 bakit? Dalawa kasi. Pero pag isa lang kukunin ko, nasa 40 siya. So, ayan guys, hanggang ngayon, yung red factor pa rin hanggang ngayon, ganun pa rin ang presyohan niya. Next naman natin is yung isa sa mga pinakamaganda din na Cunyurs, pero hindi siya mostly kilala. Ito ay tinatawag na Gendai Cunyur. So pag unang tingin, para siyang San Cunyur na magreen. Pero ito po ay Gendai Cunyur. Ang presyo po doon sa Gendai Cunyur ay 8,000 to 10,000. Halos magkaparehas lang po siya ng San Cunyur natin. Kaso yung price range niya ay maliit lang dahil wala po siyang mga mutations na available. Talagang pure lang talaga na Gendai Cunyur lang. And next siguro, yung pinakamahal na Cunyurs na alam natin. At ano yun, Makeli? Golden Cunyur, pangarap yan. Golden Cunyur guys, mas mahal pa yun kaysa kay Odi. Okay, bakit? Guys, yung Golden Cunyur, yun yung pinakamalaking Cunyur talaga sa family nila. Tama. And siya rin yung pinakamahal kasi isa siya sa mga pinaka-rare din na Cunyur. Based sa mga napagtanungan ko na malalaking farm talaga, ay nagre-range po siya ng 200 to 250k hand feed pa lang. Hand feed. So ibig sabihin, pa lang. Pag malaki na siya guys, ang presyo niya ay nasa 350 to 400,000 pesos. You heard it right guys, ganun kamahal yung Golden Cunyur. Gold nga talaga guys. Gold na gold po. Punta naman tayo sa mga favorite kong parrots. Ito ay Indian Ringneck. Ayan. So magsimula tayo sa pinaka basic o yung wild color, which is green. Ang benta ko ngayon sa IRN or Indian Ringneck parrot ko, yung mga green ko ay nagpe-presyo siya sa 6,000. Pero minsan may makukuha tayo na worth 5,000. Ayan. So next naman, yung tulad sa alaga ni Makeli, yung Lutino. Ayan, meron akong alaga dati na Lutino na Indian Ringneck. Ay, yung presyo niya ay nasa 8K to 12K. Isa sa mga favorite ng mga gusto mag-handfeed ng IRN. Palaging natatanong sa akin, sir, magkano yung blue, magkano yung ganito? Ayan. Yung blue na Indian Ringneck nyo, baka pwedeng makabili. Ang presyo po nun ay, ito ah, galing mismo to sa mga farms. Ang presyo po nun ay 8K to 12K. Pero minsan po umaabot po siya sa 15K. Bakit po? Kasi ang presyo po ng matured na blue IRN ay nasa 20,000 to 25,000. So yung hand feed niya is, sabi ko nga, half lagi ng presyo niya pag malaki na siya or ready to breed na. Next naman guys, yung Indian Ringneck na albino. Ay, napansin ko lang, nagkaroon pala ako ng ano, Lutino, blue, tsaka albino na Indian Ringneck dati. Yung albino naman guys, no, saglitan lang din ang nag-alaga niyan. Well, nasa 10K to 15K siya. Ayan. Then next naman, yung IRN na gray. Ayan naman guys, wala siyang halos pagkakaiba sa blue. Kung may pagkakaiba man sila, worth 1,000 pesos lang. So, ang presyo niya is nasa 8,000 to 13,000 or sabi natin mas mataas, nasa 16,000 ang maximum niyang presyo. Yung violet. Ayan. Yung violet guys, ito violet, nakakita na ako sa personal nito. Violet, sobrang ganda talaga. Pangarap po din yan. Oh, bihira na bihira, hand feed pa lang 50 to 70 na.
Nag-inquire ako last time, ang bigay sa akin guys is yung middle ng prices natin, ba 50 to 70, ang bigay sa akin 60,000. Kaso wala akong pera, kaya bigyan nyo kami ni Mike. Bigyan nyo kami guys! Ito, may alaga siya nito guys. Meron ako Alexandrine Parrot sa bahay. So mga hindi nakakalam, ito itsura ng Alexandrine Parrot. Ayan. So napakaganda niya, napakalaki. And sobrang ano din, ma-personality tulad ng IRN. Ang presyo niyan ay nasa 23,000 to 26,000. Pinakamura guys na Alexandrine na mahanap natin ay nasa 20,000. Pero yun, sobrang liit pa guys. Sobrang liit pa. Mga 2 weeks old. Ayan, next naman. Halos andito lahat ng alaga mo ha. Lorikit naman tayo. Ito, nagbabalak ako. Rainbow lorikit eh. Pero ayan guys, magsisimula tayo sa red and blue. Ayan, meron din siya yan. Madami siya eh. So yung presyo po ng red and blue is nasa 8,000 to 12,000. Hand feed po ito. Tama. And meron din tayong tinatawag na shattering lorry. Isa to sa mga pinakamalaking lorry. Ang presyo na is 10 to 15K. Ito yung pinakamahal na lorry na mahanap natin. And yung last, yung rainbow na binabalak natin. No? Baka naman guys, may magpa-sponsor. Pero lang, yung rainbow natin, no, napakaganda na pakakulay. 8K to 10K naman yan. Ayan, so ganyan itsura ng rainbow lorry. And dagdag lang natin guys, ano ba pinagkaiba ng mga lorry sa ibang parrots natin? Ang mga lorry po ay, mostly sila po ay mga nectar eater or fruit eater sila. So hindi sila kumakain ng seeds na pinapanan sa mga lovebirds natin. And ayun, dahil ganun ang diet nila guys, medyo magastos sila. Ayan. Ayan, next naman guys, Amazon Parrot. Isa din to sa pangarap talaga. Ang ganda niyan. Ang galing po talaga nila magsalita. So ayan guys, magsisimula tayo sa orange wing, no? So yun naman ay worth 50 to 60k. Ayan, so meron naman tayong tinatawag na double yellow-headed parrot. So napakaganda nun. Kung maganda na yung mga unang nasabi naming mga Amazon parrots, mas maganda ito. Ito yung pinakamahal at pinakamaganda rin sa tingin ko ha. Ang tawag dito ay double yellow-headed at nagre-range ang presyo nito sa 200,000 to 250,000. Pesos. Dalawang OD na yun guys. Dalawang OD na yun guys. So sa Eclectus Machiali, atingin mo magkano na ngayon ang presyo ng Eclectus? Guys, Eclectus po, ito, dami ko nagpagtanungan kasi nga, di ba magpapag-giveaway kami, no, ni Bird Bugs ng Eclectus. Kaso nga lang, no, yung in-expect kong price is medyo mahirap hanapin ngayon dahil po talaga ay nagtataasan po talaga mga presyo ngayon ng Eclectus. So yun guys, sa presyo ng Eclectus guys, sobrang dami kasing mutations na naman dito no sa Eclectus no. Pero ang pag-uusapan natin is yung mga red-sided. Red-sided guys, based sa last na napagtanungan ko, ahente po siya ay nasa 30. May balahibo na po yun. Yung kulay green naman is nasa 28, ahente yung kausap ko. Pero may nahanap din ako na farm owner siya, direct po tayo is 26. Yung female, okay, direct to the owner pa talaga. Tapos yung green naman is nasa parang halos 24-25. Pero pag ano guys, kapag gusto nyo pa ng mas mura, dun kayo sa ungender na Eclectus. Yung talagang wala pang balahibo na nakikita para mas mura. Pero nga lang, no, mas risky po talaga. Ah, kasi marami natatanong sa akin, Makelly, dun sa presyo ng si ano si Ellie at si Echo, yung Eclectus. Ayaw, may Eclectus yung dalawa. So, ang bili ko kay ano, Vosmeri ba? Vosmeri. Ayun, Vosmeri, iba naman yun. Yun yung mga malaking mga Eclectus. Ang bili ko last time, one year ago. Ay, ang bili ko dun sa male ko ay 25,000 na. Ayan. So, one year ago. And then, yung female naman, nakuha ko siya ng mas lower, pero ang standard na presyo ng Vosmeri na female ay 35. That time, Vosmeri. So, isipin natin, one year ago na yun, either mas tumaas na talaga ngayon, Makelly. Ang hirap ng i-achieve ng mga ganong presyo kasi mahal na talaga. So yung sinabi ko kanina, red-sided, yung mga red-sided kanina, mas mura sila kaysa sa Boss alaga Mary. Niya na Vosmeri. Mm-hmm. Kaya guys, kung natagalan tayo sa giveaway natin, maintindihan naman natin, di ba? Kasi guys, sobrang nagbahal pa talaga eh, no? So, ang kailangan natin gawin, no? Mag-click ng subscribe button dyan para may pangbili pa tayo ng pang-giveaway. Don't skip ng ads. Oh guys, don't skip ads. So, yung next naman guys, yung African Grey. Ayan to. Sino may pangarap dyan? May pangarap. Ako guys, gusto ko din talaga, with all honesty, ng African Grey, isa din talaga sa pinakagusto ko. Okay, and ito sigurado ako sa presyo nito kasi ilang beses din ako nagtanong. So based sa mga napagtanungan ko, no, maximum price ng hand-feed na AGP is 45,000. Okay? Ang minimum is nasa 38. May nagbigay sa akin 38. Pay una, 40,000 eh. Pero syempre, tinatawaran ko ng 35. Ang huling bigay sa akin is 38. Napakaganda din kasi ng AGP na sa pinaka-talented din na parrot na makikita natin. Ano sila, matalino talaga sila guys. And next naman tayo guys, yung favorite natin. No, makita nyo naman sa logo natin, mahilig tayo sa kakatu. Ayan, so, ayan,
unexpected guys, nakakuha tayo ng umbrella ha, katuwala talaga sa plano. Supposed to be dapat peacock ang bibilin ko. Pero peacock naging, talaga? Oo, naging ano, naging umbrella ha, kato. So nagtatanong, marami nang tatanong dito, price reveal ba ng umbrella ha, kato is 50 to 60k. Ayan, so linawin ko, yung 60k guys ay meron ng papers yon. Yung 50k medyo alanganin pa sa may papers yun. And i-suggest ko rin na bilihan ng umbrella ha, kato is i-message ko si Jig Santos or si Rinel Pineda. Na, and also kay Maisher Aviary kung kilala niyo sila. Ayun, yung mga legit na pwede ting bilhan ng umbrella kakato. Next naman guys, yung sulfur kakato guys. May ganito yan eh, yung crush natin eh. Biro lang. Sino so, kaya yun? Nag-curious ako kung sino yung crush na yan. So ayan guys, sa sulfur kakato worth 50 to 60k hand feed. Yan, madilaw yung ano yung feather nila sa taas. Gala. And then next guys is yung gala kakato. Ayan. So, napaka-konti pa nang merong gala kakato. Pero may mga kilala kami tulad ni Birdman Shan, ayan. Tsaka si Adriel O. Meron siyang gala kakato. And isa to sa mga pinakamahal. So, ang presyo na ano na site namin is 80k to 100k. Pero last na tanong ko kay Sir Alonzo, Alonzo Pascual, ayan. Ang presyo ng kanilang gala kakato ay 120k. Ayun, so ranges siya sa ganun. So tumaas talaga guys. So yun guys, next naman yung mga pangarap natin ng mga Macau. So magsisimula tayo sa smallest Macau guys to the largest, okay? So sa smallest na Macau, meron tayong Hans Macau. Okay, yung pronunciation ng Macau na ano, Macau. Kasi meron nagko-comment eh, Macau, Moko, Maka. Dati Macau din ako eh, kaso ano, marami nagkikritik dapat daw Maka. Sa ibang bansa usually ka talaga ano yung Maka. Maka. Silent siya. Dito lang sa Pilipinas naging Mako. Mako, Mako. Makaw. So doon na lang ako sa kung saan galing yung mga Maka. Mako. So yung mga Hans Maka naman ay worth 35 pataas eh. Pero may mga yun naman ang presyo niya talaga. 35 pataas ngayon eh. Yung may nahanap akong ano, may nag-inquire din ako dati ng Hans Maka kasi gusto rin talaga magmako. Ang presyo niya talaga nasa 30,000. Pero ngayon dahil alam niyo na. Ay. Hello Sean. Ay Sean. Ayan guys, si Chun. Ay. Nahiya si Chun. Ayan guys, si Chun. Ayan, yung Alps 2 natin. All alone na po si Chun. So next naman tayo. Next naman natin is yung severe moko. Ayan, ang presyo niya is ranges from 50,000 to 60,000. Pero tumaas na po siya ngayon. Naging 60 na ata ang minimum eh. 60,000 na kagad. Standard pala. Ayan, so next naman is yung blue and gold Macau. Ayan guys, mga madaming may pangarap din ito, no? Well, itong si Odi guys, ay nabili ko siya mga Burmans na. Pero hanggang ngayon, halos same pa rin yung presyuhan. Ito guys, nabili ko siya, okay, sa isang ahente. Which is, ayun, nasa 110 sa ahente. Pero guys, nung that time, sobrang dami ko talagang pinagtatanungan na mapagbibilihan ng ganitong klaseng parrot. Kaso guys, yung sa sobrang dami kong napagtanungan, isa lang yung sumagot sa akin ng 100k. So, meron at meron pa rin dyan, kaso paunahan po talaga sa 100k. So, if you have the budget naman na 110, sigurado meron sa 110. Magtataka kayo bakit yung itong blue and gold mako hindi nagbabago halos yung presyo dahil madali po siyang i-breed. Dahil 5 years lang guys, pwede na siyang mag-breed. So, madali siyang i-breed compare sa ibang mga parrots tulad ng ayan, yung Catalina mako. Ayan, mahirap ayan. Yan. Hybrid kasi yan. Hybrid yan. Mas matagal yung ano nila, mas matagal yung kanilang breeding age dahil ano ba yung mix ng Catalina bro? Alam mo ang ba? Mix ng Catalina guys is isang BNG tsaka Scarlet. Ayan, next naman guys, yung talagang isa din sa ginugol ko this year, no, Green Wing Macau. Yun po yung ano, yung kulay ano, pula naman. Ayan, which is andyan naman sa picture natin. Ayan, isang Green Wing Macau. Yan talagang pinapangarap ko. Isang blue, tapos isang pula na Macau. Para sobrang ganda tignan pag magpapalibad tayo. So, presyo naman yan, Green Wing, okay, napagtanungan ko din nakaraan lang, is nasa ano siya eh, mahal eh. ang sinagot sa akin guys, mga 250. Green Wing guys, Green Wing. Pero, ahente kasi yung napagtanungan ko. Okay, so ayun guys, yung presyo ng isang Green Wing. Ako naman, nag-inquire ako last time, ang offer sa akin is 280. Yung Green Wing mo ko. So, magkaiba kami ng mga magkakaibang presyo yung ino-offer sa amin. Pero, nandyan ranges lang sa mga presyo na yun. 250 to 300. And next naman guys, ay yung favorite natin na mo ko. Kung kay Mackay, ang goal niya is magkaroon ng Green Wing mo ko. Ako naman, ang ultimate dream ko na magkaroon is yung Scarlet mo ko. Ayan, dahil isa sa mga red parrots din. Kaso,
Masungit po ang Scarlet, pero ang hawol ko dun kasi magkaroon ng Scarlet. Ayan, ang Scarlet Mako ay nagre-ranges from ang updated guys na presyo ng Scarlet Mako. Dati 350,000 lang guys. Nung year ago, nung punta kami sa farm, 350 lang. Pero ngayon guys, ay pumapatak na siya sa 390 hanggang 400,000 pesos. Tama. Ayun. Halos magkakalahating milyon na guys yung presyo ng ating Scarlet Mako. Kailan tayo magkakaroon nun? Hindi ko na alam. Hindi na kami kakain para lang magkaroon kakain ng Mako. Scarlet ngayon. Kailan mo na pagtanong? Recently lang, mga 2 months ago. Oh. Next naman guys, ito Capri Macau naman to, no. Nakakita na tayo niyan, 'di ba? Sa ano, sa Bulacan. Ayun, sana all may Capri Macau. Yan talaga guys, yung talagang all-time po talaga na pinaka-paborito ko Macau kasi para sobrang San Cunyur. Para siyang San Cunyur. Ano siya, ma orange na ma-red na ma-yellow. Andun na guys, andun, ang ganda talaga. So ayun guys, yung Capri Macau natin, well last year pa kasi ito eh. Wala na ako napagtanungan, okay, na parasyuhan ng Capri Macau. Pero kung magtatanong ako ngayon, sobrang bihira talaga makahanap ng ganito. Kasi bihira eh. Parang ano yan eh, two generations ng hybrid yan. Tama. Pero based sa ano, sa last na napagtanungan ko, which is last year pa, is 400. Okay, last year pa to ha, so hindi ko na alam po ano yung presyo ngayon. And next naman tayo, meron tayong yung Great Buffon. Nakakita na kami ni Makeli nito nung punta kami sa Bulacan. Ayun, sobrang laki niya as hand feed. Ang laki, sobrang laki. Laki ng ulo. Oo. Kaya ang presyo nun, syempre automatic mga rare na parrots yung mga yon. And pinakamalaki na nasa green ano yan eh. Pinakamalaki siya sa mga green series ng Mako. Ayan, so ang presyo niya is nasa 400 to 450. So yun guys, yung last naman na pag-uusapan natin ngayon ay isang hyacinth Maka. Ano ba meron sa Hyacinth Maka? Ayan. Siya lang naman guys, yung pinakamalaking Maka na makikita natin sa buong mundo. And isa rin siya sa mga naiiwan na species ng mga ano, mga great billed Maka na natitira kasi endangered na siya guys. Ayan. So dahil endangered siya, tapos sobrang laki niya, tapos sobrang tingkad pa ng kulay niya, ang presyo niya guys nang naman ay nasa? Guys, ito, hindi ko nasasabihin kung kanino ko to napagtanungan, pero... 780, yun yung price sa mga farms, guys. 780, kung pero nakuha. Ano yung pahirapan pa? Pero sa ngayon, guys, 800 siguro pag direct tayo sa farm. Pero pag kukuha tayo nung sa mga, ano, sa mga ahente, or mga middlemans, makukuha natin or hindi natin kilala yung farm para tayong customer lang na pupunta doon, ang presyo sa atin ay tumataginting na 1,000,000 peso. Oo guys, parang isang kotse na yan guys. Oo, tama. So doon sa Ayasin guys, ayun, sobrang expensive po talaga. No? Expect na natin 800 to 1 million yan. Huwag nating i-pressure yung sarili natin. Tama ba, Makeli? Oo, so, lahat ng mga... Kaya lang. Oo, lahat ng mga nasabi naming ibon, sobrang ganda naman yan eh. Ako, nagsimula lang ako sa Alps, di ba? Alps, yes. Kakatil. Sobrang ano, lahat sila guys, magagaling, magaganda. Sobrang ganda nito. Hindi yun guys ang unang isipin natin. Ang isipin natin is yung sarili natin, kung kaya ba natin yung gastos, kaya ba natin alagaan, tapos... And at the same time, meron na ba tayong skills na mag-alaga ng ganon? Kasi mahirap naman, bumili ka ng hyacinth Mako tapos after 1 week namatay. Oo, kasi diba? Wala kang hindi mo alam eh, first time mo hyacinth agad. And I hope na sana maging ano, maging parang makatulong sa inyo yung aming sinabing price list. So yun guys, sabi na rin naman namin yung mga disclaimer namin kanina, di ba? Na ito mga sinabi naman presyo ay depende pa rin po, no? Depende pa rin po sa seller. Mas lalo na, depende na rin po kung saan kayo located. Kapag gusto na yung magkaroon ng mga malaking mga paros tulad ng Mako, ang mostly kuhaan din ng namin guys is Pampanga at Bulacan. So yun guys, shoutout naman po tayo. Ayan yung mga nagpapa-shoutout, dumating na kay ano, bro Jamil, chinat pa siya. So itong nag-effort na to, okay, maraming salamat sa support ha. No, shoutout sa'yo, Anthony James Arandia. Ayan, so ano yan, may message pa ako para lang magpa-shoutout.
So ayan guys, next naman shout out kay John Paolo Solomon at saka kay Wakiman. Ayan, next naman po si Prince Kyle Celis, no. Shout out sa iyo, maraming salamat sa mga sumusuporta. 73k na po tayo. Ayan, road to 100 na po talaga 'to. Ngayon ka lang dumating, tapos na 'yung vlog. Ha? Tapos na 'yung vlog, but ngayon ka lang dumating, ha? Ayan, isa ka pa, but alis ka na, alis kanina sa vlog, ha? So ayan guys, that is all for today. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe kanina palipad ng lipad 'yung mga alaga natin na ibon diyan, no. So ayan guys, peace, love you all and see you sa next vlog. Bye-bye.